Itong araw na Monday, Thursday, we have decided to travel to the municipality of Carmen, more or less 50 kilometers from Cebu City. At pumunta kami sa mountain barangay of Corte, Carmen. No? It's another 6 kilometers from the main road. At ito ay prayer area. Ito nga, napakalawak ng lugar nito na dinevelop ng mga mongha, ng mga monks, no? Coming from Sri Lanka that was been founded in 1996. Dinevelop nila itong lugar na to for worship, for meditation, and healing. Kaya it was very an overwhelming feeling na ngayong Holy Week we were able to spend it on Monday, Thursday mismo dito sa St. Benedict Monastery. At napaka gaan sa kalooban sapagkat kami lang nauna kami dito. We arrive at exactly 7 o'clock in the morning at napakatiwasay. It was a peaceful existence for us. Kasama ko ang mga kaibigan ko, si Shirley, si Carol at ang kanyang apo. Although it was a bit raining a while before we reached, but we were given a beautiful time. This is the church located in the monastery. At itong araw na to, we were able to pray the rosary at the same time visited in an occasion, especially in a holy occasion like this, the monastery that was intended, founded by a Sri Lankan monks here in municipality of Carmen, na previously way back in 1996, wala masyado silang religious community, kaya itinayo itong simbahan na to with the help from the late Cardinal Vidal and also with the municipal mayor of Carmen in that year, in 1996, na nagbigay sila ng lupa to the monks, the Sri Lankan monks who came here. They belong to St. Benedict Congregation. Nakikita din sa lugar nito is a giant image of Señor Santo Niño na dinadayo talaga ito, no, ng mga tao. And that is the monastery, the St. Benedict Monastery, whose member are monks who originated from Sri Lanka, na doon sila nakatira. And they are the one who maintains, who owns the place. At first, when they arrived here, it was only a very small community and they were able to expand it. At sila po ang namumuno sa lugar nito in maintaining this huge area na ginawa talagang religious pilgrim site at the same time prayer site ng mga tao, ng mga devotee ng Our Lady of Banawag, ni Señor Santo Niño, ng Pedro Calungsod. Ito po ang lugar na to. At saka sa mas malaking bundok na yan, adjacent to that is the Way of the Cross na napuntahan nga namin. We were able to walk nakabisita kami and made the rosary for the Station of the Cross. Ito po ang Santo Niño, huge Santo Niño image na napuntahan din po namin. Is at the side, ano lang siya, malapit lang po ito sa mismo sa simbahan. Ito'y dinadayo ng mga tao, lalo na kung sinulog, dahil ito nga, they can pray here. Ito ang ilang steps before you reach the giant Señor Santo Niño. At ang mga tao dito ay they would love to come here kasi napakaganda ng lugar eh. Napakaganda ang lugar at saka it's overlooking the mountainous barangay of municipality of Carmen. Napakaaliwalas ng simoy na hangin. And this is the Our Lady of Manawag Church. Ito, it's yung napakasagradong lugar na to.
there are days also na they have healing mass. Ang pagkakaalam ko, Our Lady of Banawag is in, have this shrine or church in Pangasinan. Dito po sa municipality of Carmen sa Barangay Corte, which is 47 kilometers from the from Cebu City, and another 6 kilometers uphill drive. Ito po, Our Lady of Banawag. Napakasagrado ang lugar na to for healing, for prayer. Ito po, may araw po sila na they conduct a mass dito po, and today it is a beautiful feeling na nabisita namin to despite the heavy rainfall in the city, kasi nga may bagyo pong dumaan dito sa Cebu, and through prayers nagkaroon kami ng napagandang araw ngayon on blessed in a Monday Thursday. Napakatahimik. We came early, and the feeling I have right now is of content, of gratitude that we were able to come here in municipality of Carmen today on Monday Thursday. Napakaaliwalas ng panahon. We were given a cold, a beautiful weather, and that is what the essence of Holy Week. Now we celebrated with reflection of our faith. At ito po ay pinapasalamatan ko po sa Diyos. At pagkatapos puntahan ang Benedictine Monastery, talagang sa sobrang pawis, dumaan kami sa isang napakagandang mountain, cold spring resort, na malapit din yun sa sa monastery. Ito ay sa Mangitgit Cold Spring Resort, at meron itong waterfalls. Napakalinaw ng tubig, sapagkat ang daloy ng tubig ay galing mismo sa waterfalls. Nakita ko ang mga kabataan, they were having so much fun. While kami naman, ang interpretation namin dito, pagkatapos ng aming pagdarasal, pagkatapos namin maglakad dun sa bundok with the Station of the Cross, ito nakita natin ang napagandang kalikasan, the beautiful waterfalls. The Mangitgit waterfalls, the majestic waterfalls na nagbigay ng refreshing feeling, because you are surrounded with the luscious trees, with nature, and when you commune with nature after you have a thorough reflection of and prayers, ito, nakita mo mga batang masayang-masaya kasama ang kanilang pamilya, with my friends here. Look at Shirley here. Look at Shirley. She doesn't know how to swim. So with Carol, she doesn't know. So doon sila sa mas mababaw na area ng swimming pool. May dalawang swimming pool to pang bata at saka yung sa mga swimmers na marunong lumangoy. And yan, mga bahay na yan, ang mga cottages na yan, you can rent it. That area, you can rent it. Ito naman, isang po, tatlo pa to. This is the third pool na nilalagyan pa nilang tubig. Wala po tong chlorine, sapagkat itong tubig na to ay galing po sa waterfalls ng Mangitgit. Ito ang nagbibigay tubig, no? They provide water, so it's simply clean water. That one, Carol, Shirley, and Carol sa granddaughter is having the best time of their life. Napakalinis ang isang kagandahan ng lugar na ito. It's a very, very clean water. Non-chlorinated, no? So you don't have to worry about the smell, the stinky feeling, and this is where I'm going home. Cleansing, or should we contento, very happy. Namin, nakapunta kami sa shrine ng Manawag. Naka Station of the Cross kami. We went to the church sa municipality of Carmen. Now, tingnan nyo ang traffic. Siya, oh, nakita. Building na. Nakita siya ang traffic. Balik na lang siya.
Mabuti na lang maaga kaming umalis. These people, yung mga car na to, northbound, kami pabalik kami ng city. Kasi na-comply na namin ang aming mga panata for Monday, Thursday. Make it a safe, ano ha, Holy Week. And please, ang Holy Week ay hindi para magbakasyon. It is about reflection, no? Kung bakit ang Diyos ay namatay na ipako sa cross para tubusin ang ating kasalanan. Teach the children, it's not about anong planong bakasyon. Dapat lagyan talaga, bigyan ng oras ang pananalampalataya sa Diyos. Okay? Do not forget to subscribe to my Mamita La Cuatzera YouTube channel. I am with my most trusted friend, Shirley, with Carol, at saka yung apo niya, who is from Manila. At one thing pa, nag-swimming pa kami sa isang napakagandang waterfalls, sa Mangitngit waterfalls. Yon ang bonus. Okay? Approaching na papunta na kami ng Danal. Bye-bye mga kalakwatsera! I love you!